Pinoy Bakes. Good morning, welcome to Pinoy Bakes. Ang problem natin ngayon ay involving the concept of Venn diagram. And our example is from EE Board, October 1993. The problem state that in a class of 40 students, 27 like calculus and 25 like chemistry. And the question is, how many like both calculus and chemistry? Right. So the keyword is, we have a total student of 40, 27 like calculus, 25 like chemistry. So the first step is to assume the value of x. Right. Let x be the number of students who like both subjects. Okay. For the second step, kailangan mong mag-draw ng circle kasi ito yung usually na ginagamit sa Venn diagram. Circle. So we have the first circle which is represent na calculus. Ito yung calculus. Yung second circle natin is for chemistry. Dito sa circle natin na nag-overlap, ito yung space na to na kung saan sila nag-overlap. Ito yung space kung saan yung number bilang ng estudyante na gusto. Yung gusto niya yung calculus, gusto rin niya ng chemistry. So dito natin ilalagay yung x. At ito rin yung ating hinahanap. Okay? So yung nandun sa ating left side, ito yung mga estudyante na gusto lang yung calculus. So, base sa ating given, so merong sa yung total, so merong lahat sila is 27 lahat sila. Since meron doon na gusto rin yung chemistry, so isusubtract natin sila. So, we have 27 minus x. So, ito yung quantity na gusto lang yung calculus. Okay? And for the chemistry side, so, ito yung estudyante na gusto lang yung chemistry. So, yung total na may gusto ng chemistry ay 25. Okay? So, minus yung x natin. So, ayan. Kompleto na yung ating Venn diagram. So, next step natin ay yung equations na. So, base sa ating Venn diagram, makapag-create na tayo ng equation. So pwede unahin natin siguro sa kaliwa. So, we have 27. O, the quantity, 27 minus x. Ito yung mga estudyante na gusto lang calculus plus estudyante na gusto yung calculus sa chemistry. Ayan, x. Plus estudyante na gusto lang yung chemistry. So, 25 minus x. So, ilan lahat sila? So, 40 students sila lahat. So, ito yung equations natin na galing dito sa ating Venn diagram. So, we need to simplify. So, we have negative x plus x minus x. So, we have negative x. So, equivalent to 40 transpose sa kabila yung 25. So, negative 25 transpose sa kabila yung 27. So, negative 27. Therefore, we have negative x equivalent to 40 minus 52. So, we have, therefore, x, so, gawin natin positive. So, kasi negative x equivalent to negative 12. Over negative 1 lahat sila, so magiging positive 12. That's it. Ito yung value ng ating x. Oy, finalize ko lang yung ating answer. So,
There are 12 students who like both calculus and chemistry. And that's it. So, kindly subscribe to my channel for more examples of problem solving. Okay, thank you. Pinoy Bakes.